mga tricycle drivers. Live, napagula si Jet Aracel Liana. Yes, George, andito nga tayo ngayon sa harap ng pamilihan ng bayan ng Calasau. Ito yung istruktura na nakatakdang i-demolish at tatayuan ng bagong pamilihan. Kanina rin bahagyan ng umulan, kaya makikita natin dito sa may kalsada o harapan nito yung pamumuo ng tubig. Pangunahing problema kasi ng mga stall owners yung pagbaha. Pero anila, nasolusyonan na ito. Makikita nga natin ngayon na tambakan na yung kanilang pwesto, na iangat na. Kaya naman laking gulat nila nang biglang sasabihin na i-demolish pa rin at tatayuan ng bagong istruktura. Narito ang detalye ng report. Mariing, tinututulan ng halos 170 mga stall owners sa pamilihan ng Calasau, Pangasinan ang demolusyon ng kanilang mga pwesto para maipatayo ang panibagong palengke. Nagulat umano sila sa naturang abiso ng lokal na pamahalaan, gayong naunang naipangako sa kanila ng bayan na aayusin na lang nila ang kanilang mga stall na nirerentahan. Ang hindi sila nagpaikot ng notice, basta pinuntan lang kami sa pwesto na may meeting, kasabing ganon. Ng munisipyo ng Calasau, pinag-isipang mabuti. Pinadaan natin sa proseso, tapos nag-consult tayo sa mga kinauukulang mga tao. Ayon sa mga stall owner, maayos pa ang kanilang mga stall. Wala naman butas maging ang kanilang mga bubong, kaya hindi pa umano dapat i-demolish ang mga ito at tayuan ng panibagong gusali. Ang problema sa tubig baha kapag umulan, nasolusyonan na rin umano nila dahil inakyat na nila ang level ng sahig ng ilang stall. Dapat huwag nang ituloy ito kasi kawawa naman kami. Yun ang panawagan ko kay Vice Mayor at saka kay Mayor. Kasi masyadong aggressive yung kuha nila, hakbang nila. Yung ating old public market ay condemned na yung building na yun. Mm-hmm. So sabi ko nga, hindi na yun talaga fit na gamitin ng ating mga stolon. Hazardous na yun sa ating mga mamimili. Tapos hazardous na rin yung market sa ating mga stolon. Pribadong kumpanyang magpupondo para sa pagpapatayo ng naturang pamilihan. Kaya ang renta at pamamahala magiging pribado rin base sa developer, bagay na pinangangambahan lalo ng mga tindera. Pero ayon sa lokal na pamahala ng Calasau, kailangan nilang ipamahala sa pribadong kumpanya gayong kulang ang kanilang pondo. I-BBOT. Ngayon kung i-BBOT ito, sabihin magiging private. Napakalaki ng babayaran niya pagpasok. Kaya lang ang talagang problema namin, i-BBOT nila. At saka agad-agad, next year daw. Ayun na pakahirap sa amin yun. Tutulungan natin sila makidialog doon sa kumpanya mamaya pagdating sa pagbabayad ng rent. Bukod sa pag-alma ng mga stall owners dahil malaking kabawasan sa kanilang kita kung sakaling i-demolish itong old market, maging yung mga nakaparadang tricycle dito lamang sa harap ng lumang pamilihan, hindi rin sila sang-ayon na i-demolish itong old market pagkat mawawalan sila ng pasahero. Mahirap kasi pag nawala na yung mga suki namin, hindi na namin alam kung saan namin kukunin. Sila yung mga tindahan dito, sasama kami. After nga ng Pasko, George, nakatakda ng ituloy itong demolisyon at kaugnay pa rin yan ang magsisilbi daw na relocation ng mga stall owner at maging ng mga tricycle driver. Yung likuran ng bahagi ng Calasau Central School, ayon sa alkalde, tatambakan nila yung loteng, bakanteng loteng ito at dito muna pansamantalang pupwesto yung mga stall owner ng dry goods at maging yung mga papasadang tricycle ng maibsan umano yung mangyayaring konstruksyon. At para sa karagdagang detalye, kasama natin ngayon ang administrator mismo ng bayan ng Calasau. Ito po ba kung sakaling lilipat yung mga stall owners, magbabayad pa rin sila, magkano yung renta? Depende po sa pag-uusapan namin kasi bago namin sila i-relocate, tatawag muna kami ng meeting. Pagkatapos ng meeting, saka kami magdidesisyon kung sakali gugustuhin nila na pag natabunan namin at silang magpapatayo ng stall nila, wala silang magiging upa sa paglilipatan. Pero kung ang decision nila, kami ang gagawa ng relocation area ng sa stall nila, then didiscussin namin sa kanila kung magkano yung kaya nila na iupa. Pero libre yun kapag sila mismo ang pagpapagawa ng stall na iasay namin sa kanila. Kaugnay po noon, gagastos pa rin yung lokal na pamahalaan doon sa pagtatambak, maging nung stall. Nasabi po kanina na kulang sa pondo, hindi kaya mas mainam na ipagpaliban muna at kayo na lang yung magpapatayo nitong pamilihan. Yung pagtatambak po kasi hindi masyadong malaking pera yun, ano? Tsaka kung titignan natin yung condition ng old public market na to, baka mamaya abutin tayo ng medyo hindi magandang
Lindol, halimbawa, natatakot din kami na baka may mangyari dito eh. Kasi nakundim na itong building na ito noon pa. Ngayon, ni-restructure lang nila yung building para lumakas ng kaunti. Pero sa tagal na noon, yun ang kinatatakutan namin, baka nag-deteriorate na yun. Ang construction po pwedeng abutin ng isang taon, so mananatili yung stall nila sa likod ng Central School. Hindi kaya sagabal ito dun sa mga magkaklase naman sa eskwelahan? Malayo yun sa ano eh, malayo po sa eskwelahan yung paglalagyan ng pagtatambakan natin. Doon, lalagyan natin ng tamang sukat yung mga stalls. Pagkatapos, maglalaan din tayo ng paradahan ng mga sasakyan hanggang sa mga tricycles para pagpasok nila, paglabas ng mamimili, iikot lang. Wala na silang problema. Yan muna ang pinakahuling ulat mula dito. George, may karagdagang tanong po ba kayo para kay Administrator? Gusto ko lang malaman, sabi nila kasi built, operate, and transfer. Gaano katagal o ilang panahon yung BOT na i-implementa kung sakasakali? Usually po, kung yung building ng munisipyo natapos ng mga umabot ng 6 to 7 months, baka sakali ganun din ang timetable ng pag-construct ng bagong building na to. Hindi po, ang ibig kong sabihin yung build, operate, transfer, di ba? Pag itatayo nyo at ipapamahala sa isang pribadong institusyon o kumpanya, ilang taon na i-manage ng kumpanyang yon? Ay, okay. Kung titignan natin yung nauna, yung NLPDC na yan, 25 years ang naging condition dyan, ano, para bago may transfer sa local government. So, most probably ganun din ang mangyayari. Or kung mahiling namin na shortened yung period, mas maganda para sa bayan. Okay.